Okay mga bro, yan, meron na naman akong i-share sa inyo mga bro, yan. So, pero bago ang lahat mga bro, nice kung subscribe niyo ang ating YouTube channel, Kuya Bird Channel. Paki-like na rin, paki-share, yan, at paki-pindot yung notification bell. Okay mga bro, so yung i-share ko dito, baka ganito ang mong problema ng motor niyo mga bro, no? Pag pinapandar mo siya, parang namamalya siya ng kaunti, at pagka binirit mo, ay sobrang itim ng usok. Ayan. Okay, papaandarin muna natin mga bro, no? Okay. Start. So sa andar naman mga bro ay okay, no? Ayan, yung minor. Pero pagka tinataasan mo yung accelerator, ayan. Medyo may kunting palya. Tapos mukhang nabubulunan, tapos pagka binerit mo ng gusto, tingnan nyo mga bro, yun mga bro. Okay, so yan ang problema mga bro, yan ang problema ng may-ari. So ngayon paano tanggalin yung 18 na usok? So panoorin nyo mga bro. Okay, so isi-share ko to sa inyo isa-isa, no, kung paano tanggal yung itim na usok. So sabi nga ng iba, sobra sa gas. So kahit para sa akin, talagang nalulunod siya sa gas, sobra talaga sa gas, no, kaya nagkakaroon siya ng itim na usok. Okay, okay mga bro, so nung tinanggal ko kanina yung air filter, so okay naman, pinandar ko siya, diba? So nakita natin, medyo nabawasan yung usok. Kaya lang, nung binaklas ko yung air filter, no? So bago din pala itong kanyang air filter element yan. So ibig sabihin, hindi naman pala tubarado. Okay? So talagang mayroong problema dun sa carburetor. Okay mga bro, so pinapaliwanag ko lang to. So, gawa nung hindi na ma-adjust yung pasok ng gas, no, sa loob. Dahil stack up na yung adjustment itong sa hangin, no, mga bro. So, tinisting ko kanina, no, na hindi naka-video, inaandar ko. So, talagang ang lakas nung sirit nung pasok nung gas, talagang nalulunod siya, no mga bro. So ang solusyon dito mga bro, walang iba ay palit ng bagong carb, dahil hindi na ma-adjust yung air screw nya. Yan. So ito yung pampalit natin mga bro. So ganito lang, okay na, no? So, yung ganitong brand, subukan na rin to. Marami na rin akong pinagpalitan ng ganito mga bro. Ayan. So, mamaya, isi-share ko na lang sa inyo mga bro, no? Pagka napaandar ko na. Okay mga bro, ayan. So, naikabit ko na yung bagong carburetor. Ayan, naikabit ko na rin yung air filter, no? Naibalik ko na. Okay na lahat. Ayan. So, no choice na yung carb kanina dahil hindi na natin ma-adjust, no, yung air screw. So, kaya talagang palit na lang din ng bago, no. So, kanina pinandar natin, sobrang itim ng usok, no. So, ang estimate ko ay barado lang yung air filter. So, hindi naman pala barado, kundi talagang yung carb na yung may diferensya. So, ngayon mga bro, papaandarin na natin to, no, para makita natin kung may usok pa ba. Okay na. Okay. So, start natin. Ayan. Okay. Santa jack lang mga bro. So, sandar pa lang. Okay na, no? Hindi na siya hard starting. No, kasi kanina parang nabubulonan siya gawa nung nalulunod sa gas.
Okay, so magta-timing na lang tayo mga bro. Magta-timing na lang natin yung carb. Magtataasan mo natin kunti. Tapos mag-adjust tayo sa hangin. Nag-a-adjust tayo ng hangin mga bro, so iikutin lang muna natin 5 feet yan, tataasan natin yung idle, tapos kunti-unti tayong luluwag doon sa hangin. So pag nakita natin kung saan gumaan yung andar, so yun na yun mga bro, yung pinaka-timing. Okay, so saka natin na-adjust yung idle yan, para napakaganda ng minor yun. Okay, so try natin, no? Iangat yung accelerator. Okay, meron pa rin siya gawa nung dati doon sa ano, sa muffler, no? So pero yung dinirect mo siya, hindi na siya pumupugak, no? Nawala na yung parang nabubulunan siya. Tapos napakaganda na yung minor. Ayan. Ito mga bro. So, yun lang problema mga bro. No? Carb lang. Palit ng bago. So, dahil hindi na ma-adjust, kaya walang ibang solusyon kundi palit ng bagong carb. Okay mga bro, so sana ay meron na naman kayong natutunan. Sana i-share kong video na dagdag kaalaman sa pag-aayos ng mga troubleshooting ng motorcycle. Okay mga bro, so thank you.